Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. So for today's vlog mga katigma, share natin sa inyo yung paggawa nitong puting tie beam natin. Ayan, tsaka share din natin sa inyo yung paggawa natin ng forma para mapadali po yung trabaho natin mga katigma. Tsaka share din po natin sa inyo kung saan po ba nakikita yung detalye nitong mga bakal natin sa plano ng puting tie beam. So bago tayo mag-umpisa, pasalamat po muna tayo dun sa mga kaibigan nating vlogger na pinagugutan natin ng kalaman sa larangan ng construction mga kadigma. So shout out po dun sa kaibigan nating vlogger na si Mix ni Kuya, tsaka kay Engineer Aaron Garcia, tsaka sa kay Riggs Vlog Builders, tsaka yung isang magaling din na architect na vlogger din, si Architect Oliver Austria. Ayan, so ang gaganda po ng mga content nila, tsaka isa po sila sa nagiging dahilan kung bakit nagpa-vlog tayo. So sila po yung nagiging inspirasyon natin sa pagba-vlog. Kasi ang laki po nung naitulong nila sa mga kapwa natin kadigma, lalo na dyan sa mga gustong matuto, tsaka sa mga nagpapagawa ng kanilang mga dream house. So sila po yung pinaghugutan natin ng dagdag na kalaman sa trabaho natin. So ayan, gaya ng sinabi natin, isi-share natin sa inyo yung paggawa ng puting tie beam natin, saka yung pagpurma pagkatapos ng itong intro mga karigma. So ayun mga karigma, welcome back ulit. So gaya ng sinabi natin, share natin sa inyo ngayon yung paggawa nitong tie beam natin. So unahin natin kung saan ba nakikita itong tie beam natin mga kapigma, yung detalye nito sa plano. So meron akong dalang plano rito, ay yung copy ng plano natin. Dito pa rin po yung nakikita sa foundation plan. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung ginagawa natin na area, yung may tie beam na, ito po yun. Itong area na to, ito, tsaka yung area na to mga kapigma. Ayan, yung isang diretso na to. So ito po yun mga kapigma, yung area na yung galing doon papunta doon sa dulo na yun na isang poste, tapos itong sa gitna. Ayan, yung paganon. So ito po yung sa gitna natin mga kadigma, ito tagusan po siya. So siguro nagtatanong yung iba kung saan ba nakikita yung detalye nitong kakal yung ilalagay dito sa tie beam na to, kung ilang stirrup ang ilalagay. So yan mga katigma, kung mapapansin ninyo, may nakasulat po dyang yan, FTB. Ang ibig sabihin po nyan, puting tie beam 1. Tapos may napapansin kayong FTB 3. Ayan, puting tie beam 3 yan. Ayan, puting tie beam 2 naman yung iba. Ayan, nakikita nyo mga katigma, dyan po ninyo makikita yan. So ngayon, saan ba nakikita itong ang detalye nitong mga FTB na to? So nakikita po yan dito po sa schedule ng puting tie beam. Dito po, dito rin po yan. Ayan. So kung makikita ninyo dito, pagpasensyahan nyo na yung plano natin, kasi ito po yung parating ginagamit natin kapag nag-layout. So medyo punit-punit na yung iba, pero may copy po tayong original nito. Hindi lang natin pinapalabas kasi yun ang ginagamit natin kapag nag-meeting tayo. So ito po yung area po na to. Ayan, yung FTB 1 tsaka FTB 3. Ito po yung area na yan. Ayan, hanggang dun yung bakal po nyan mga katigma. Ito po yun, yung FTB 1. Ayan, dito po yung nakikita yung sukat nya. Ito po yung lapad nya, yung base. Ayan, tsaka yung height, yung haba nya. Ayan, so dalawang klase lang naman yan, 20-45 tsaka 20-40. So saan ba nakikita yung kung ilang bakal yung ilalagay? So dito rin po yan mga katigma. Mayroon tayong ditong nakalagay na itong FTB 3. Ayan, kasi ito yung tie beam na ginamit natin doon. So dito tayo muna mag-focus mga katigma, para lalo nyo maintindihan. Dito po kasi may left support, mid span, saka right support. So sa left support nya, may lima siyang 16 mm. Ayan yung top nya, limang 16. Ang bottom naman, apat na 16. Tsaka yung midspan niya, dalawang 16. Bottom niya, apat na 16. Tsaka yung right support niya, yung top niya, limang 16.
yung bottom 4 na 16. So yung stirrup niya mga kadigma, dito din makikita yan yung sa stirrup remarks kung anong type ng stirrup ang gagamitin. So type 2 ito, ayan po, ipa-plus ko na lang sa screen kung saan nakikita yan kasi andun po yung naka-detalye kung saan. So ito mga kadigma, kung mapapansin niyo, marami siguro ang naguguluhan dito sa ganitong plano mga kadigma, lalo dun sa mga hindi pa alam kung paano. Isishare lang po natin ito mga kadigma, base lang po ito sa pagkakaintindi natin saka dun sa karanasan natin. So kung gusto nyo pong mas maliwanag na paliwanag, dun po tayo dun sa mga nabanggit natin na mga vlogger, sila po yung mga certified engineer tsaka architect, sila po yung mas may alam dito. So ganito kasi yan mga kadigma, yung tie beam kasi natin, kung mapapansin natin ito, yan, ito yung, kung imagine niyo, ito yung poste na isa tsaka ito yung isang poste. So magkukross yan katulad nito mga kadigma, itong poste na to na isa tsaka yung poste na yon. So ito po yung tinatawag na left support, mid span yung gitna niya tsaka yung right support yung doon. So i-share natin sa drawing mga kadigma kung marunong tayo. Imaginein po natin na ito yung stirrup natin. Ayan. Ayan. Ito po yung, imaginein natin yung ito yung isang poste. Ito yung magiging left support natin. Tapos ito naman ang mid-span natin mga kadigma, yung sa gitna. Ayan. Tapos ito naman yung sa right support mga kadigma. Kung imaginein yung mga kadigma, imaginein nyo na lang na ito yung isang poste tsaka ito yung papunta sa isang poste. Base dito sa plano natin, yung top nya, yung left support, may 5 siya na 16. So automatic yan mga kadigma, main bar natin ito, isa, dalawa. So support na yung 3 kasi 5 siya. Yan. So ayan, yan po yan mga kadigma, left support nya dito sa kabila yan. Tapos pagdating naman dito sa mahalaga po mga kadigma na dapat mabigyan nyo yung pansin yung top nya tsaka bottom bawat span. So dito pagdating naman dito sa gitna, naging 2 na lang na 16 yung top nya. So ibig sabihin, yan yung main bar natin mga kadigma, yan yung mid span nya. Dito muna tayo sa top mga kadigma. So ito yung top nya, yan, 5 16, 1 2 3 4 5. Pagdating sa mid span, naging dalawa na lang mga kadigma. So ibig sabihin, extra bar lang tong 3. So ito continuous yan. So pagdating naman sa right support nya, may 5 pa rin siya mga kadigma, 5. So ibig sabihin 1 2 main bar, 2 tapos 3 support. Yan. So punta naman tayo sa bottom bar mga kadigma. So sa left support, yung bottom bar nya may apat siya. So ibig sabihin, ito yung main bar natin. Ayan. So apat siya. Sa kadalanan na 20 lang to, so dito natin ilalagay sa taas. Ayan. Imagine nyo ito yung stirrup. Ayan. Ito yung top nya, ito yung bottom nya, saka ito yung sa kumbaga ito yung gitna nya. Ayan. So balik tayo dito. So hindi ako pwede maglagay ng 2 pa rito, kaya dito ko na lang inilagay yung support nya. So ito po yun mga kadigma. Ayan. So yan yung bottom nya sa lip support, may 4 siya, 4 na lang. So 4 na yan mga kadigma ito. So pagdating sa mids pa naman, ang bottom nya 4 pa rin. So 1 2 3 4. So 4 siya. Pagdating naman dito sa right, 4 pa rin siya mga kadigma. So 4 pa rin yan, 1 2 3 4. So yan po yung magiging setup nyan. So kung gagamitan nyo lang ng common sense mga kadigma, ibig sabihin itong 4 continuous yan mga kadigma, kasi yung bottom natin
itong pagtuunan nyo parati mga kadigma, yung midspan, kung hindi yan tumawid dito sa gitna, halimbawa dito apat lang, pagdating dito dalawa, ibig sabihin putol yan, bali nakabangka lang yan, katulad nito mga kadigma, dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima siya, so ibig sabihin parang nagkaganito yan mga kadigma. Ang nangyari niyan, parang ito yung top bar, ito yung main bar natin. Ito kasi yung hambawa left, right. Ito yung midspan. So yan. Hambawa ito, hambawa ito kasi mga kadigma. Yung stirrup kasi natin na yan, ito. Amatic yan, yung dalawa niyan, continuous yan. So ito yung ilalim naman, continuous din yan. So yan yan. So bali, imagine niyo na lang dalawa to. Dalawa din dito. So yung putol na yan, ang sabi ko na parating yung bigyan pansin yung midspan niya. Kasi kung hindi tumawid yung support yung bakal na yan, bo ito yung top niya ay lima, pagdating naman dito sa midspan ay dalawa na lang. So ibig sabihin yung dalawa lang na to, yung main bar lang natin ang tumawid hanggang dito sa right niya, kasi lima pa rin. Hindi siya tumawid dito sa gitna, yung lima naging dalawa lang. So bali ang nangyari niyan mga tima, putol to. Hindi lang kasi tayo maalam sa drawing, pero yung naging ganyan lang yan. Ayan, so kaya naging lima yan. Kasi itong dalawa, ito yung main bar na dalawa. Dalawa, tatlo, yung dalawang support. Tapos nilagyan na natin ng isa sa gilid. Ayan, bali na ganyan yan. So papakita ko po sa inyo kasi nakakatuwa po yung drawing ko. Baka di ako kasi tayo sanay sa drawing. Ayan. So ito po yun mga kadigma, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito po yung sinasabi ko, yung bottom bar natin, apat. So ito po yun, isa, puting tie beam 3 to mga kadigma. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, apat na 16. Ito mga kadigma, ang ginamit natin dito, yung main bar natin, 20mm. Ito 16, so mas matibay ito yung ginawa natin. So dito naman yung top bar nya, 5 din to. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ayan o, 5 mga kadigma. So yan, nagbangka siya dyan mga kadigma o. Tagos yan dito sa kabila. Ayan, kaya dito, kung sinabi ko kanina, wala siya dito kasi naputol siya doon. Kaya yung top bar natin dalawa lang, pero yung bottom bar natin kaya nag-apat yung kasi continuous siya. Ayan, so medyo magulo lang yung pagkaka-explain ko, pero at least na-share natin sa inyo. Kung gusto nyo pong mas malinaw na paliwanag, doon po kayo sa mga kaibigan nating vlogger na certified engineer at architect, mas maliwanag po yung paliwanag nila doon kasi yan po yung pinag-aralan nila. Ayan. So yung stirrup na yan, ayan, naka-plus sa screen ko saan nakikita yung mga digma. Yan, so ang paggawa naman nito, balik tayo dito, kailangan muna mga kadigma, ma-secure natin yung area natin na hindi sasabit yung lupa natin. Yan, sa ilalim, kailangan na may gravel bedding tayo, tsaka may spacer para hindi agad kalawangin yung bakal natin. So hindi tayo mahirapan dito sa pagpurma kasi gawang nasa level to yung puste natin. Yan, paikot. May mga marker tayo dyan. Ito yung mga marker natin yan mga kadigma. Oh. Ayan. So 150 yan. Yung sukat yan pababa. Yan, yan. So hindi tayo mahirapan. Tsaka sa paggawa nito mga kadigma, kailangan make sure natin na malinis. Bago tayo magpurma, linisan natin ng maigi. Ito kaya nung papansin nyo sa buhos ng buhos ng puste natin, nilagyan natin ng takip to kasi nakikita natin sa mga kaibigan nating vlogger na mga engineer, kailangan walang siminto talaga yan, so malinis talaga para kapit na kapit yung siminto natin yan. Tsaka dito tayo nag dugtong sa gitna mga kadigma ng bakal kasi 7.5 tong bakal natin yan, dito tayo ginitna natin siya sa area doon. Gitna siya, tapos inalternate natin yung alternate natin yung dugtong niya doon. So may dulo na yun, gitna niya yan. Yan, para hindi tayo nagdugtong dito sa gitna ng puste.
Kasi yan po ang parating sinasabi ng mga kaibigan nating architect at engineer, bawal ho itong magdugtong sa pinakagitna ng puste. So may mga paliwanag sila dyan, bisitahan nyo na lang po yung mga channel nila, mas maliwanag po yung paliwanag nila dyan. Ito yung parating nakikita nating problema mga kadigma kapag sa ibang kaibigan natin ng mga kadigma sa larangan ng construction. Yung iba kapag nagawa ng tie beam o di kaibiga na iba, napapansin natin yung iba, ninalagay nila dito. So mali po yun, dapat nasa loob po siya nung puste natin. So nang kapag gravel bidding na rin kami lahat bago namin na install tong tie beam natin. So papakita na lang namin sa inyo yung paggawa nitong forma natin. So yung ginamit namin dito, hindi na kami naggawa ng kahoy na kukulamber, ginawa na lang namin itong tubo then, para madali, para hindi na tayo mag putol-putol pa, saka economical siya mga katigma kasi hindi kagaya ng kahoy pag nagamit saka mabulok na, hindi na tayo magagamit ito kasi pwede pa nating magamit to, itong tubo na to. So text screw lang yung ginamit natin para madali magtanggal. So kung pang matagalan po na project, mas mainam po na tubo na lang ang gamitin natin para madali magbaklas tsaka hindi magastos kasi hindi tayo pa ulit-ulit bibili ng kukulamber. So lalagyan lang natin po ng tubo dito para sigurado na hindi lumubo tsaka bakal na lang yung itatayo natin. Ayan, so stipot lang ko yung mga kadigma. Papakita namin sa inyo yung paggawa nito. So yun mga kadigma, gaya ng proseso sa puste, nilagyan natin ito ng bakal, pinaka-stopper niya, kabilaan. So concrete cover kasi natin, 4cm. Yan. So may 4cm tayo dito, may 4cm din tayo dito na concrete cover. Yan, kaya may stopper yan, yung bakal na yan, 4cm yan, space dito. Yan. So madalian lang kasi ito na pagpurma kaya yan, mas maganda ito kapag rush yung trabaho. Ito yung gamitin ninyo. So nilagyan na ni Uncle ng tali itong gitna natin para hindi lumubo yung tying wire. Tapos sa nagputol tayo ng bakal, yan yung pinaka-stopper natin dyan para tali na lang natin ng tying wire din. So mas maganda kasing tubo na buo kasi hindi na tayo mag-align pa kasi tuwid na yung tubo, hindi kagaya nung kukulamber, kailangan pa natin lagyan ng tansi para matuwid natin. So yan, tuwid na tuwid yan mga kadigma. So pag kukulamber kasi, nagkakaroon ng problema dun sa tugtungan. So lalo kapag biga, naka-expose, mahirap. So magkakaroon lang tayo ng another video tungkol sa pagpurma nitong poste. Ito rin kasi ang magiging butterboard na natin, hindi na kailangan plasteringan pa. So kailangan tuwid na siya. So pagka tayo natin, hindi na natin kailangang tiktikan pa. Direct na natin yun sa skim coat. So ang gagamitin natin dito na purma yung si Parlins para hindi na tayo magkaroon ng problema na baluktot yung puste. Kasi yun na yung magiging guide natin kapag nagtayo tayo ng nakapanel natin na pinaka 6B. So meron tayo doon ang ginawa ni Nanoy Noy doon sa may dulo. Kikita ninyo ayun gagamitin natin. So abangan nyo lang yung upload natin ng video dito tungkol dito sa pag forma na itong puste natin saka sa biga. Ayun na lang din yung gagamitin natin, yung tubo gagamitan natin ng angle bar na lang sa ilalim. So yan, kailangan malalim lang yung baon ng bakal
para hindi bumigay yung ilalim natin. Dapat bro din nakapaamod, igi bro. Para na dito ang tali, taas. Mauna lang. Hindi, para dito ba ang tali lang? Taas. Oh, yan, ganyan. Nasubrahan ko sila uno eh. Yan. So, ito po yun. Dito na lang itali natin. Para hindi tayo magpako. Kasi pag kukulamber yan, papakuan pa natin. Kaya nang pakatagal. Video. So, yun mga katigma. Natapos na naming buhos tong tie beam natin. So, yung doon, hanggang pustin na lang din. Tapos nag-abang na lang ako ng bakal dito mga kadigma para sa tie beam dito sa kabila. So meron na rin siyang support para dagdagan na lang natin. Ayan. So tapusin na natin itong video bago tayo maghiwalay. Papasalamat po muna tayo sa ating mga silent viewers at sa ating mga solid na subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. At sa mga bago pa lang po na napadpad at sa patuloy na nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, naway i-click nyo po yung subscribe button tsaka papindot na rin ang all sa notification bell para mag-updated kayo sa mga video na gagawin natin. So yun lang po muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.